dating Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. sa Pampanga. Si Ecleo ay convicted sa kasong parricide dahil sa pagpaslang sa kanyang dating asawa at graft dahil sa maanumalyang kontrata noong alkalde pa siya ng San Jose Dinagat Island. Ito ang balita ni Lelea Ilaga. Anim na buwang isinailalim sa surveillance ng mga tauhan ng NCRPO si dating Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. sa bahay nito sa Angeles, Pampanga. Hanggang sa mahuli ito madaling araw ng July 30, 2020, malapit sa Beverly Gulf, San Fernando sa nasabing probinsya. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Dibold Sinas, si Ecleo ang number one most wanted person sa listahan ng DILG at may patong sa ulo na 2 million pesos. We received informations from our agent from the Dinagat Island, Dinagat Province, that Ruben Ecleo had left Dinagat Island 6 years ago. And accordingly, he was already in NCR. So the said informant came from the Dinagat Island, proceeded Manila, and coordinated with our operatives and give us the idea of where Mr. Ecleo is residing. Noong 2012, si Ecleo ay convicted sa kasong parricide dahil sa pagpatay sa kanyang asawa na si Alona Bacolod noong 2002 sa Cebu. Sentensyado din ito sa 3 counts ng graft and corruption sa mga manumalyang proyekto noong siya ay alkalde pa lamang ng San Jose Dinagat Island. After the conviction, he stayed for 2 years in Davao before he went here in Luzon at 4 years ago. He stayed already at the Diamond Subdivision in Barangay Balibago, Angeles City, where he was residing. Nakumpiska kay Ecleo ang isang puting grandia na nakarehistro sa peking pangalan niya na Marcos Macapagal Garcia. Mahigit sa 173,000 cash, isang golf set, mga peking ID, tatlong cellular phone at mga alahas. Matapos ma-aresto, isinuko din ni Ecleo ang kanyang tatlong short firearms at isang M16 rifle. We'll try to check kung licensure kung kanino. Then by his admission, we could file for illegal possession. Sinabi naman ni Ecleo na matagal siyang nagtago dahil takot siyang makulong. Ngunit ngayon aniay, magkakaroon na ng katahimikan ang kanyang buhay. It's better this way. Hindi na ako magtatago. I'm so tired of it already. Sobrang hirap. Kaya pinagustuhan ko na rin ito para hindi na ako magtago. Tapos pati yung mga gustong makipagkita sa akin, makipagkita, makakita pala. Kagaya ng kapatid ko, yung mga membro ko na mga diehard, kumbaga. Tapos yung mama ko, yung kasama ding naaresto ng mga otoridad ang driver ni Ecleo na si Benji Fernan, nakakasuhan dahil sa pagkakanlong sa isang fugitive. Si Ecleo ang tinatawag na Supreme Master ng grupong Philippine Benevolent Missionaries Association. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.